So, magandang umaga nga po pala sa ating lahat. Ako nga po pala si Gabriel Abrogar. Isa nga po pala ako sa mga 144 leaders ng Yeshua Harvester Church, Caloocan. And ngayong umaga po, ako po pala ay natasan ni Dad na mag-testify and sagutin ang mga tanong na why winning is a very substantial habit to a leader. What is your great experience when it comes to winning? And what is your driving force to continue doing the vision? So, why is winning a very substantial habit to a leader? We all know na tayo mga leader, we always need to win people and make them disciples. Diba? Kasi ayun yung pinaka mission na tinask sa atin ni Lord. And in order for us to do that, we need to muster up courage. Kasi all it takes is a courage para masimulan natin yung mag-win ng mga tao, diba? And you know, why is it called a substantial thing for a leader? Kasi winning is the way para tayo makapag-multiply, di ba? Para tayo makapag dumami pa yung mga kapwa natin leaders, para marami pa mga tao yung mga kilala kay Lord, para madami pa mga tao yung sumunod kay Lord and mag-serve kay Lord. And what is your great experience when it comes to winning? So, masasabi ko na yung pinaka great experience ko when it comes to winning is yung pinaka unang beses na nakapag share ako ng word sa taong hindi ko kilala. That time kasi, handle pa ako ni Tatay Dwight, and I'm a very shy type of a person kasi. So, that's why parang sobrang hirap ako na alam mo yun, mag-build up ng courage, magsalita. Kasi hindi din talaga ako pala salita kapag hindi ko kilala yung tao. And that's why, ayun yung masasabi kong greatest experience ko, yung nakapag-share ako ng first time na ng word ni Lord sa taong hindi ko kilala. And alam mo yun, kasi para sa mga bagong leaders din kasi talaga, 'di ba? Ang hirap talaga mag-build up ng courage kapag mag-share ka ng word ni Lord. Kasi parang may isip mo na baka i-reject ka, baka hindi ka pansinin, baka pagtawanan ka. It's all part of it, pero yung pinaka the best thing doon kasi is when you overcome that fear. Kasi 'di ba? Walang makakapantay dun sa joy na mararanasan mo kapag yung tao na nasharan mo, nakita mong nag-grow, nagbago yung buhay. And alam mo yun na kapag nakita mo sila na nagiging maayos yung buhay nila compared sa past life nila ever since nung siniran mo sila ng word. And share ko lang din na before, marami na rin akong na-win and marami na din akong mga kaibigan ko na nadala sa church, yung kapatid ko nadala ko na din sa church. And you know, ang sarap sa feeling kasi na kapag yung ginagawa mo para kay Lord, nakikita mo nagbubunga. And yung iba nawawala, yung iba nag-i-stay, pero at least you did the right thing. Yung ginawa, yung kinuman sa'yo ni Lord, which is to win souls and make them disciples. And what is your driving force to continue doing the vision? Lahat naman tayo kasi mga leaders, we all know na yung driving force natin, for me, it is the love of God and my love for God. Kasi in the first place naman, hindi mo naman gagawin yung mga bagay na ginagawa mo. Hindi ka naman mag-win, hindi ka naman mag-serve, hindi ka naman attend ng church, di ba, kung hindi mo mahal si Lord. And that's why my driving force in order for me to do this kind of things para kay Lord is yung pagmamahal ni Lord. Ayun yung pinaka important reason kung bakit in-urge ko yung sarili ko na magpatuloy, na mag-win ng madami pang souls and madami pang mga disciples, di ba? Kasi ang sarap sa feeling pag meron ka nadadalang tao kay Lord, di ba? Tapos nakikita mo na nagbabago yung buhay nila. And nothing can match the joy na ma-experience mo, na ma-feel mo when that time came. So, as of now, meron akong handle na siya si Alvin. Shoutout sa'yo. Nasaan ka man. And I'm still hoping na hindi lang isa, hindi lang dalawa, or hindi lang tatlo na mga tao yung madala ko pagdating sa paanan ni Lord. And kundi I'm still hoping for more. For more souls, for more people na madadala ko kay Lord, di ba? Because that's our thing. That's the task na iniata sa atin ni Lord. So that's why we always need to hold on dun sa pagmamahal ni Lord na nag-urge sa atin para magpatuloy na mag-win and magdala ng mga tao para sa kanila. And
Yun lamang po ang may share ko sa inyo for my testimony on winning. And maraming maraming salamat po sa inyong lahat.